continue. For our second speaker, she holds a Master of Management, major in Development Management from the University of the Philippines at Los Baños, and a Bachelor of Science degree in Agricultural Extension. She worked with the Department of Agriculture, National Agricultural and Fishery Council for 22 years, where she gained exposures with the cacao, coffee, rubber, root crops, and ornamentals industries. An awardee for the 1998 National Search for Outstanding DA Employee Planning category, she was awarded with recognition for contributions for the sustainable cacao development in 2009 by the World Cacao Foundation, an organization of global cacao and chocolate industries. Together with colleagues, they formed the Organization for Partnerships, Teamwork, and Initiatives on Opportunities for Nature Stewards Incorporated, which is an SEC-registered NGO for cacao, coffee, and coconut industry development and market facilitation. A founding member of the International Women's Coffee Alliance Philippines chapter and currently serving as chairperson for the Cacao Industry Development Subcommittee of the APCAF, ladies and gentlemen, please give a round of applause to our second speaker, Ms. Josephine Ramos. Ma'am Ramos will discuss the topic on community-based premium chocolate products. Thank you. Okay. Magandang umaga po. Thank you very much. Binasa pala lahat yun, ano? Anyway, parang wala yata. Magandang umaga po. Kulang sa kape, no? Kasi bagong luto lang yata yung kape. Anyway, sabi ko nga kanina sa likod, maganda naman at nauna yung presentation ni Dr. Mojica kasi that made my presentation and my discussion easier. Kasi yung basic processing requirements sa cacao ay very similar sa requirement natin sa processing ng kape. Okay, so let me share with you some information sa global industry muna, no? Tingnan natin ng ano ba yung sitwasyon ng cacao industry sa mundo. So sa ngayon, ang sinasabi nga, yung top three, no? Yung Ivory Coast, Ghana, and then Indonesia, ang top producer ng cacao sa mundo. And they are expecting na meron daw surplus ngayon, mga 36,000 metric tons doon sa volume that will be available sa market for the season ng 2019. Okay. Ang mga pinakamalalaki namang chocolate manufacturers sa mundo ay ito. Sila ay, ang kanilang sales noong 2018 ay umabot sa almost $100 million. Mahihilig talaga sa tsokolate, no? Sa mundo. Lalo na ang mga Pilipino. Majority or ang halos na klase ng tsokolate na kinukonsumo ay yung usual chocolates, no? Yung tinatawag nila mainstream. Yung mga mainstream chocolates, ito yung mga nasa 30 to 45% ang cacao content, no? And then meron tayong tinatawag na premium chocolate. Ito yung mga higher cacao content na ginagawa ng mga malalaking companies. At ito ngayon yung mga artisan or fine chocolate. Ito na yung mga maliliit na mga chocolate manufacturers. At marami na tayo niyan dito sa Pilipinas. Hindi pa nga lang ganun kagaganda pa so far, pero mas masarap. Okay. So sabi nga natin, the chocolate chain is very long. At napakarami po ng players, no? Marami at masalimuot ang kanilang relationship. And the chain, sa paggawa ng tsokolate, approximately, yun daw palang isang bunga ng kakao, ay kakailanganin or kaya ka makaproduce ng isang 50 gram milk chocolate. Sige nga, pag-usapan natin ito. 50 gram milk chocolate, 30 magagandang buto, sabihin na natin sa isang bunga. Sabihin natin yung isang buto ay 1 gram na lang kapag ka natuyo. At kapag siya ay pinroses, siya ay magiging half gram na lang ang equivalent na papasok doon sa tsokolate, no? So ganun po yung ano, yung kanya equivalent. So isang bunga ng cacao, isang 50 gram na chocolate, milk chocolate. Eh paano kung ipoproduce mo ay dark chocolate? So kulang pala yung isang bunga. Kaya pala kulang ang cacao dito sa atin sa Pilipinas. Ano po? Ito na yung ano, mga inilagay natin para pang-engganyo, no? Okay. So
factors and practices affecting the quality of cacao beans. So why? Ito yung ating unang kailangang i-focus. Cacao is used for chocolate making. Chocolate drinks or chocolate na kinakain natin na candies. And the history says, talagang yung pangalan pa lang niya na Theobroma Cacao, it is food for the gods. And nung araw talaga, it is a luxury food. Yun lang mayayaman, yun lang mga may impluensya. Diba tayo dito sa Pilipinas, yun lang mga pari ang unang, ano, yung mga Kastila, ang unang nakinabang sa pagkonsumo ng cacao. So, yung tsokolate o yung cacao na raw material sa paggawa ng tsokolate, kailangan siya quality. No? At ang mga factors na nakaka-impluensya o nakakatulong para makaproduce ka ng quality cacao beans, unang-una na, sabi nga, genetics. Hindi ko alam kung ito ay mayroong, ano, anyway. O yung planting materials. No? May mga cacao farmers tayo dito, nagtatanim ng cacao? Meron po ba? Parang wala, mukhang nagkukonsumo lang. May mga nursery operator nagpo-produce ng planting material? Wala rin. Ay, ano pala rin, mga na, halos ano, mga tayo consumer o gustong magnegosyo sa cacao, no? Anyway, meron tayong 13 registered cacao clones sa Pilipinas. Yun po ay National Seed Industry Council registered cacao clones. Yun po ay tested. Hindi po sila taal o hindi sila talagang ano, dinala lang dito at through research, na-adapt na siya sa mga iba-ibang parte ng Pilipinas. Lahat ng yon ay resistant to pests and diseases and yung kanyang productivity ay tested na sa buong Pilipinas. Okay. Hindi ko na po itatakil isa-isa yung environment. So yung paligid, ano bang kasama nito? Nasa mga mining area ba? So, hindi suitable yung mga lugar na yun, lalo na yung gumagamit ng mercury or yung mga lead contamination na area. O may iba pang mga air and water contamination na lugar. So, yung isa pang nakaka-apekto, yung farm management, basic yung pruning, no? Management na practice na kailangan sa cacao. And then, the pest and disease management. Meron kasing pest yung cacao, yung pod borer. At yung disease naman, meron tayo yung padrat o yung caused by Phytophthora. And the very isang bagay na ngayon lang halos recent lang is about the post-harvest practices. Ito na yung fermentation and drying practices. Tayo kasi dito sa Pilipinas, while dati na tayong nauuna tayo sa Asia, natutong magtanim at magkonsumo ng cacao, hindi pa naituro sa atin yung tamang post-harvest practices. And yung ating mga 13 National Seed Industry Registered Varieties or clones ay mga hybrids. And the hybridization practices minsan ay medyo na hindi masyadong, hindi priority yung trait o yung flavor, more on na focus doon sa productivity and then resistance to pests and diseases. Now, nakita na through post-harvest practices, such as fermentation, ay kayang ibalik or kayang i-assimilate yung flavor ng isang variety o yung type ng cacao na maganda yung flavor, which is yung criollo. Kaya yung criollo, hindi niya kailangan ng fermentation na kasing haba, kagaya doon sa hybrid. So, yung post-harvest practices is one factor. Very important factor. Ito po yung mga varieties na nandito natin sa Pilipinas, no? So we're showing here some of these selected varieties, registered varieties. Okay. Sa post-harvest, ito po yung mga proseso, no? Yung harvesting pa lang isa sa proseso yun eh, kasi kailangan tama ang edad o yung ripeness nung cacao bago siya i-harvest. Hindi siya dapat overripe. Hindi siya dapat hindi ripe o yung hindi pa hinog. So, yung tama lang, no? So, meron tinatawag dito yung pod fermentation, yung po yung pod storage na tinatawag. Pero kung tutuusin, sa small farmer, pod collection yun habang hinihintay mo yung isang batch ng pag-ferment mo. So, fermentation and then drying, grading and storage. Now, why am I discussing these things to you, no? Kasi ito po yung basic. Ito po yung platform, ito po yung pagsisimulan mo para makagawa ka ng isang premium chocolate, no? Lalo sa ating community.
So, yung fermentation, hindi mo naman kailangan ng sophisticated na mga equipment or facilities. Kailangan mo lang ng basket o kaing at dahon ng saging. No? At saka tamang lugar na hindi nababasa ng tubig. Ang drying, hindi mo kailangan ng mga artificial dryer. Maliban na lang kung malalaki, no? Kailangan mo lang isang raised platform, merong net doon sa ibabaw, at nandun siya sa may araw, at meron kang transparent na plastic na pwede mong ipantakip or pwede mong iwanan doon yung takip, hindi siya mababasa ng tubig. Hindi mo kailangan tumakbo pagka umaambon. No? So, this planting material selection, the environment considerations, the farm management practices, yung pruning, yung pest and diseases approaches and management, and post-harvest practices na kailangan, were all introduced and worked out with our small farmers through the projects funded by BAR. Kami po, yung grupo namin sa Options, ay totoo yun, malaki na itulong ng BAR kasi we were able to select special groups ng ating mga magsasaka sa Buanga Norte, sa Davao, sa Bicol, no, sa Luzon area to do these practices. Kasi nga, sabi nun, parang ano yun, masyadong commercial. Pangalawa na is, hindi natin gustong mangyari na yung ating cacao industry sa Pilipinas ay maging supplier lang ng cacao beans sa mundo. We are going to produce our quality cacao beans not just to supply the world market with quality cacao beans, but to have quality cacao beans na ating ikukonsumo because we are primarily cacao consumer. Okay, ayan. So, ay siguro naman hindi natin gagamitin sa paggawa ng tsokolate at gano'n rin klase. Ano, yung mga reject. Yung magandang klase ng cacao. Pero alam nyo bang may namimili ng reject? Eh, ang sabi ay para daw pagkain ng hayop, pakiusa lang po yung mga nag-bibins. Huwag nyo pong ibenta, gawin nyo na lang pong fertilizer. Kasi hindi po natin masusundan kung saan talaga gagamitin yun. Eh, baka mamaya yung murang tsokolating mabibili natin sa mga ano, eh, yung paliginamitan ng mga reject. Ano, gawin na nating fertilizer, makakatulong pa tayo sa ating halaman. At lalong-lalo sa cacao. Ayan. So, sabi nga natin, quality stewardship begins with the cacao farmer na siya ang nag-grow, siya ang nagtatanim, siya ang nagpa, hanggang sa maging siya ay beans na pwede nang i-benta sa merkado, whether local or export. E di paggawa ng isang bar, no? Ito po yung ganansya. 6.6% lang pala ang napupunta sa cacao farmer kapag ka may yung chocolate manufacturer ay gumagawa ng isang chocolate bar. No? Parang ang lungkot, ano? After all the efforts, no, magtanim, pumili ka ng ano, nag-training ka, pumili ng planting material, inalagaan mo, at ibinenta, whether export or local, 6.6% lang pala yung value. Well, hindi naman masama yun kasi natural yun. That's the equation of the industry. Kaya nga, di ba, nagsimula tayo kanina, isang bunga ng cacao ay kailangan pala sa paggawa ng isang 50-gram bar ng tsokolate. So, pag kinumpute mo yung 50-gram bar ng tsokolate, ay ang equivalent, kung ilalagay mo na lang sa piso, isang gramo ng tsokolate, kung yung 50-gram bar ay 50 pesos, so, yung iyong isang 30 buto doon, ay ang value nun ay 50 centimos. So, yung ang papasok doon na 30 buto na 50 centimos, i-divide mo doon sa 50 pesos kung siya ay 30% lang. Ang lumalabas kasi doon sa milk chocolate na cacao content noon eh, ay di siya ay nasa mahigit 6 na piso lamang. So, tama yung nasa about 6.something% na value ng sa isang chocolate bar ang napupunta doon sa farmer. Medyo malungkot, pero huwag tayong malungkot doon kasi yun ay parte ng industriya. So, at least alam natin kung paano natin mapapakinabangan itong sitwasyon na ito. Okay. So, sabi namin, so, bakit kaya mai-encourage ngayon ng mga kakao na, mga farmer na magtanim ng kakao, ano? Sige, tingnan niya natin. Bumalik tayo ngayon sa history sa Pilipinas, no?
tayo dito sa Pilipinas, dinala noong 1670s daw yung cacao. First in Asia, tayo. Pero sa atin na hindi lang siya tsokolate. Parte ng kultura natin, parte ng history natin yung cacao. Remember, no limit ang hire. Hindi ba nandun yung tsokolate A at tsokolate E? Parte siya ng history na isang medyo mapait na history, no? No, alam natin, ang tsokolate E, para dun lang sa mga espesyal. Kaya siya E, espresso. Kaya siya tsokolate A, aguado, matabang, maraming tubig, kaunti lang ang tsokolate, watered down. So, yun yung history ng tsokolate E at tsokolate A. O, gusto niyo ba yung tsokolate E o tsokolate A? So, ito yung sinasabi ko, events in the past and records show we were first in Asia. So, dito, hindi na po gumalaw kasi yung mga point, pero sa atin po talaga, nagsimula mula sa Mexico, papunta sa Pilipinas, tayo ay naging isa sa mga transport point, no? Yung pagpapakalat sa Indonesia, sa Malaysia, and to other points ng kakao sa mundo. And ito yung isang, medyo may delay, ito yung isang information which is not published, no? Hindi natin alam, noon palang mga panahong yun, yung Philippines, meron palang Philippines Real Kompanya de Pilipinas na yun pala ay may monopolya ng pagtitrade ng kakao sa mundo. At ginagamit ang Pilipinas na shipping point, no? At noong panahon na yun pala, marami na talagang kakao sa Visayas at Mindanao. At dito rin sa Luzon. At itinitrade yan. Ang major stockholder ay mismong king ng Spain. So, and actually, in 1903, chocolate was the Philippines' 27th largest industry. And sometime in 1915, tayo pala ay isa na sa Manila boasted 29 chocolate factories. Imagine that, meron pala tayong ganun. Yung kinagisnan ko nung nag-aral ako, mga 1935 lang, yung Antonio Puello eh. Pero I bumped on this information. And it's exciting. Kasi ito ay makikita natin kung gaano ka-close tayo doon sa history ng cacao dito sa Pilipinas at dito sa Asia, which we can capitalize on. Okay. Sabi sa PSA, o Philippine Statistics Authority, so after all those historical, ang Pilipinas nag-i-import mga around 48,000 metric tons. Ang value na $199.68 million. As of 2015 yun. Yun ang value nating imports. Alam niyo yung major na ini-import natin, itong value na to? Cocoa powder. Ang cocoa beans dito siguro 30% lang. Cocoa powder and chocolates. So yun ang ating major consumption product being consumed. Okay. So, through mga pag-aaral at doon sa mga ginawa natin ng mga studies, ito yung mga issues. Bakit ba mahirap lumaki ang industriya sa Pilipinas kaya? Una, kung hindi pa nagkaroon nun ng plantation sa Mindanao, hindi pa talaga lalaki ang cacao production sa atin. Ang cacao sa atin ay talagang pansingit lang sa niyugan, pero ang pinakamalimit ay nasa harapan o likuran ng bahay at pansariling gamit. Now, kuminsan ay, kasi ako lumaki noon, si mamay, meron mga 10 puno sa likod, talaga yung tinitipon niya. Walang fermentation, pinapatuyo yun. At pinapasipsip muna sa amin ng buto, patutuyuin niya. At itinitipon niya, at itinatago niya yun, meron siyang bakid na taguan noon. Pag kailangan namin na may excursion, ay hihingi kami ng isang salop at ibebenta. So, parang yun ay parang alkansya ba? So, hindi siya talagang industry. So, ngayon na naging naging maganda na yung mukhang kinapupunta na industriya. Ito ngayon ang mga issues, unang-una na. Yung tungkol sa pag-ferment. Walang nagtataas kanina ng kamay na farmer. Halos talagang dito sa Luzon, hindi pa ganun ka-well, hindi pa pinapractice yung tamang fermentation. So, medyo mahaba-haba pang ika nga ituruan, no? And exposure para maintindihan na kailangan talaga yung fermentation doon sa ating mga cacao varieties. And then yung sorting, yung pagpili.
ay talagang sa cacao, kailangan piliin, ihiwalay ang malaki sa maliit. Tanggalin yung may butas ng bukbuk at saka yung mga durog. Kasi yun po ay mga entry points ng contamination. No? And kasi nga, ang rason, ay syempre, tayo magsasaka, gusto natin hanggat maaari pagka-harvest, ibenta na eh. No? E di, wala namang problema doon. Kailangan lang, merong isang may business acumen na magtayo ng collection points, whether wet or dried cacao beans. Pangat, ang pinakahuli na isang, kasi yung mga namimili ng cacao, lalo yung mga trader, no? Yung all-in, bibili ng all-in. Ang ibig sabihin sa farmer, sige, huwag ka nang, kahit hindi yan fermented, kahit hindi yan sorted, kahit yan ay hindi pa masyadong tuyo. No? Pero syempre, yung presyo ay discounted. Eh, yun ang nakasanayan. No? Now, if ganung klase ng beans ang magiging available sa market, eh, ano ang ating magiging tsokolate na kalalabasan? No? Ano ang magiging quality ng ating tsokolate? Ito po ay mga documentation lang, ilan lang sa mga pagsasanay na ginagawa natin kasama natin mga magsasaka. And we always see to it that the farmers na naka-attend ng mga seminars, sa mga training namin, ay maka-experience ng actual na bean sorting, no? Kasi kailangan yun. Maka-experience ng pagkatapos isangag at tanggalin yung balat. Kasi may winnower na ngayon na makina eh. Ngayon kung yan ay tahip-tahip. Hanggat maaari, kung hindi kayang 100% tanggal ang balat ng sinangag na cacao, ay kahit 99.99% walang balat. Kasi may problema po tayo doon sa kapag kasama ang balat ng cacao. So, premium o yung masarap na tsokolate. Last 10 minutes? Check. Okay, we're just having some technical difficulties. Sound check. Okay, habang hinihintay natin na makabalik yung ano yung ating... Ah, ito na pala eh. Very good. Technical ano lang. Talagang ganyan. Kasama sa ating ano. So, sa mga... nabanggit ko nga kanina, dun sa mga projects na in-implement natin, ay mula sa pagpili ng planting materials hanggang sa pag-prepare ng planting materials, pagpaparami, pagtatanim, pag-aalaga ng tanim, pag-harvest, pag-ferment, pag-dry, at pag-proseso ng cacao na yon hanggang tsokolate. Yun po yung mga training o yun na yung mga activities na nasuportahan ng bar na ginagawa natin. So, kaya sabi ko nga, yung ating pinipresent ngayon, ito na yung mga konkretong ano, konkretong resulta ng ating produkto. Tingnan natin yung ano, business chain ng cacao sa Pilipinas. Hindi na lang siya nag-work yung ating PowerPoint na ano, no. Ang haba, ano po? Wala yata akong pointer, meron kaya? Hindi ko makita. Anyway, so kung na, yung letter A, yung ating mga farmer na doon sa baba. Pero 'di ba may mga farmer naman na tayo na gumagawa ng table at nagsusupply na doon sa mga chocolate sa ating consumer, local market. Pero kalimitan, meron na rin mga local collector nag-aassemble ng wet beans, no? Yun po sa Mindanao, karamitan. Ewan ko sa Luzon kung meron na. May mga local traders na namimili ng dried na cacao. Okay, dito muna tayo sa tatlo. These are actually already livelihood opportunities, especially dito sa Luzon na wala pang naka-establish na ganitong sistema. No? So kung tayo sa Bicol, Quezon, North Luzon area, these are opportunities. Actually, sabi ko nga doon sa mga kasama natin sa government, pwede natin pagplanuhan to na retirement plan. Ano? Mag-establish tayo ng mga ganong activity. Kasi may mga nationwide plantings naman na tayo ng cacao. Okay.
Kaya ako nagpo-focus dun, tungkol dun sa tableya. Eh, nung isang araw, sabi nung isang ano, parang ano daw, nalulunod na raw tayo sa tableya sa Pilipinas. Sabi ko, okay, so sige, dun lang muna yon. Mamaya ating babalikan yung punto na yon. So, because tableya is very special and it will be our jump off point to developing more business opportunities and more livelihood opportunities sa Cacao dito sa Pilipinas. Okay. So, puntaan natin ulit yan. Diba yung beans? Ito yung proseso kasi. After siyang ma-ferment, siya ay iro-roast o yung isasangag. Okay. So, parang kagaya sa kape kanina, may iba-ibang forma ng pag-sangag. Gusto mo ay light lang, merong medium, at meron ding medyo tostado. Okay. Kagaya din sa kape, kapag lightly roasted, ay kuandun, hindi gasinong nabawas ang kanyang mga phytochemicals, no? Okay, so pagkasangag mo sa kakao at pagkatanggal mo ng balat, ang tawag doon sa binalatan ay nibs. Roasted nibs. That in itself is a product, marketable product. So that itself ay pwede mong lagyan ng flavor. Pwede mong lagyan ng salt, ng sugar, spice, and everything. No? So that's the stage one. Okay. Second, so pag giniling mo si nibs, yun na yung liquor. Pag minolde, yun yung ating tableya. So eto ngayon tayo si tableya. Pansin nyo, tableya, that is the beginning. Yun ang base ng lahat ng chocolate products. Everything. Nandun ang powder at nandun ang kanyang butter, o yung solid o yung kanyang butter content. Pag yung tableya na yun o yung liquor na yun ay pinisa o dumaan siya sa presser, mahihiwalay yung butter, mahihiwalay yung solids. O pag pinulverize yung solids na yun, parang sapal yun eh. Kung gumagawa ka ng virgin coconut oil na, yun ay ipopulverize, yun ay magiging powder. Yun ngayon ang base material for your Milo, Ovaltine, ice cream, chocolate cakes, and all the other chocolate-based products. Now, your butter, that is the prime product ng cacao. And butter is always priced not less than 5 times the price of cacao beans. No? So, bakit? Meron siyang pharmaceutical, cosmetics, and food application. And meron siyang special characteristics na kailangan, especially sa ating mga cosmetics and pharmaceutical applications. So, ayan. So, yung liquor o giniling na cacao, ay pwede mo naman na siyang idiretsyong paggawa ng tsokolate. Hahaluan mo na siya ng sugar, milk, and everything na gusto mo. It's free for all. Walang mali. Except, kailangan po malinis ang lahat ng ating processes at lahat ng materials and other ingredients na i-add natin ay malinis. Kanya ang ating campaign is community-based. Meaning kung ano yung mga materials sana sa community, yun ang gamitin natin. Kung merong coconut sugar producers sa community or within the area, at kita natin, o dapat maturuan natin, na maayos, malinis ang proseso. Kasi pagkain yan. Tayo ay consumer, so we have to be very, very strict in terms of the food safety concerns and hygienic practices. So, ayong ating liquor, yung tableya, okay, nibs is a standalone product. Tableya or liquor is a standalone product. Your butter is a standalone product. Your cake or your powder is a standalone product, and then you can mix all these things all together and make a special product. So, eto ngayon, di ba? So, yun na ngayon yung mga tinatawag na mga specialty, mga craft chocolate, ano pa yun? Artisan, premium chocolate. So, andun talaga yung discussion, ano ba yung premium, no? Premium, special ba yan? Yes, it is in the consumer's perception. Pero you can stand by your
word, wala po kasing, wala pang standard, wala pang policy, wala pang regulation sa paggamit mo doon sa word na premium pag maglagay ka sa label. Wala pang magsabi, ay, hindi mo pwede yan. Wala pa po. Artisanal or gourmet specialty, you can use that. But, the important thing is, alam mo na yung produkto mo talaga ay premium. Bakit mo masasabing premium? Tama yung proseso mula pagtatanim hanggang doon sa pinroses mo yung iyong produkto. Tama yung ingredients na ginamit mo na isinama mo doon sa iyong produkto at hanggang doon sa packaging material na ginamit mo and even doon sa marketing. So that makes your product really premium and you can claim na this is really premium. Now, how can the consumer know about it? So, okay. Doon yung pumapasok yung tinatanda natin, mga upturns ng specialty or ng artisanal chocolate making. So, sabi nga natin, exploring cacao processing is it's exciting and it requires different level of engagement. So, ito na nga, special. Kailangan tutok, no? Kailangan transparent. Sabi nga natin, tayo yung maging makatotohanan. So, yung mga sugar na gagamitin natin, kung gaano karami, i-reveal po natin yan. No? So, it is, craft chocolate making is sophisticated and interesting. The higher the cacao content, the better, mas ginugusto na, and offers a sense of people and place through compelling. Single origin. Okay. Single origin. Di ba, yun ngayon ang byword, no? Lalagay doon. Pero namimili naman ang cacao kung saan-saan, no? So, ilagay natin, kung yan ay cacao na pinroduce lang ng grupo na to, be transparent. So, that will make your product really premium. And of course, yung packaging, no? Hindi naman kailangan na mamahalin, no? Basta yung tama at malinis yung ating packaging. Pero actually, good packaging sells a lot. May delay talaga. Yan, okay. Ito mga example, no? Hindi ko lang kung mababasa sa likod yung mga detalye. Pero nire-reveal nila dito saan galing yung beans, no? Ilang percent, gano karami yung inilagay doon. At may guarantee of quality and freshness. So ito kumbaga, paninindigan mo kung anumang ilalagay mo sa label mo, no? Okay, the downsides ngayon. Siyempre, may mga, hindi naman lahat ay maganda. Ang isang malaking problema, maliit na volume lang naman ang kaya nating maliliit eh, no? So, hindi naman tayo pwedeng magpresyo ng super laki kasi wala naman bibili. So, maliit din lang yung iyong profit margin. And, mas malimit din kung ilalagay mo sa supermarket, pag nakatabi na niyan ay mga imported na chocolate, mas mahal yung produkto mo. Tapos mas makikintab yung packaging nila, edi titingnan ka lang, mahal naman yan. Diba? Ganun ang unang kwan. Pero, pangatlo naman, pag ikay mag-online, yung shipping naman ay mahal, no? And, yung profit margin mo ay mag-i-erode din. Okay. So, yun yung isa sa mga issues ng dun. So, ano yung key strategies natin? So, mag-add value tayo, focus tayo sa fine cacao beans or cacao fine flavor cacao production. I-pursue natin ang processing. So bakit? Sabi natin, may mga problema eh. Okay. Gamitin natin yung problema na yon as jump off point, no? Sabi nga natin, yung farmers natin, yung producers natin can really influence special chocolate making kasi sila ang nandun nakaharap. Sila ang nakakakilala, sila ang nakakaalam kung anong inilagay doon, no? Alam nila na wala talagang cadmium accumulation yan kasi hindi naman nag-aabono ng commercial yung community na yon. Alam nila na walang mga lead or other pesticide contamination yan kasi hindi naman sila nag-i-spray kasi may ginagamit sila ng mga botanicals doon sa community na yan. Engaging storytelling highlights chocolate's journey from the bean to the finished bar will tell the difference, no? Doon mo yun lalagay ngayon sa iyong
packaging or sa iyong marketing. Now, sabi natin, so still, maliit lang na volume eh. So the strategy is partial lang kung ikaw ay kung ang community ay may potential production volume na 200 metric tons a year, ay di baka 10% lang no na inyong i-process na special. The rest, pwede mo siyang i-market as differentiated cacao beans. Why? Kasi doon pa lang sa product mo, nandun na yung istorya ng pinanggalingan, paano mo pinroduce yung beans yan. And there are specialty chocolate manufacturers in the world who need that kind of beans. We can connect you with them. No? We have marami po sila na naghahanap ng ganong sincero na mga grupo maipapakita, and we can easily sell and show samples kasi meron kang sarili mong tsokolate, matitikman nila, mai-experience nila. So we can package our cacao beans for a better price. Ayaw niya. Ayaw niya lumipat. Okay. Okay. So, product alam niyo dito medyo parating ano eh. Medyo napipilay ang Pilipino, you know? Yung product consistency. Minsan, nasa unang parati tayo, unang sigwada lang eh. So, pakiusap. Kung kaya nating ma-establish ng ano, ng tuloy, na, ganun ang ating, ika nga, improving, hindi yung degrading, no? Hindi yung bumabalik tayo sa low quality. Huwag nating i-adulterate dun sa dulo. Kung dumating yung punto na kulang yung volume doon sa ating usual, aminin natin. Huwag tayong basta bibili doon sa hindi natin sigurado, no? So yung product consistency is very important, no? Yun yung key for repeat purchases. At yung sinasabi ko, yung differentiated cacao will really get higher prices. Secret recipe. Damihan nyo yung women dun sa ating ano. Yeah, kasi marami pong ano, maraming idea ang mga kababaihan how to make things really creative, no? Hindi lang packaging. Marami, I tell you. So far doon sa amin namang mga project, talaga mas maraming kababaihan na nakasali natin doon sa mga processing activities natin. So, ang tagal niyan lumipat. Ayan. So still, eto tayo, ang kailangan, compliance. Compliance, transparency, may mga pulisya, may rules, sumunod po tayo sa sinasabi, kung sinabi ng proseso, pero hindi naman masama mag-eksperimento. No? At natural yun, mag-eksperiment tayo. Pero yung sinasabi natin, yung proseso ng i-reveal natin kung ano yung ginawa natin dun sa produkto para mas magkakaintindihan tayo ng ating clients o ng ating mga consumers. So, yun lang po. At maraming salamat po. All right, thank you po Ms. Josephine Ramos for that informative talk about the cacao commodity. So katulad nga po ng sinabi po ni Ms. Ramos kanina, only 6.6% po ang napupunta sa ating mga cacao farmers. But instead of looking at it negatively, why not gamitin po natin yung mga tinuro po ni Ms. Ramos na strategies or techniques para po somehow matulungan din po natin ang ating mga cacao farmers. So now we now open the floor po to 3 questions. Questions po? May mga katanungan po ba? Follow-up questions? Okay, one, all right. Ito, ma'am. Good morning po. Congratulations sa 15th anniversary. Ayan. Ma'am Josephine, na-amaze po ako dun sa ganda ng presentation ho ninyo. Kasi as a media partner, I'm Juvie De Guzman of DWBL. Dahil kami po'y pamilya rin ng farmer, no? Nakita ko po yung essence ng tableya. Kasi tableya, sikat yan sa aming lugar eh. Gusto namin yung iniinom,
plus yung ginagawang champurado. Ito po bang pagtatanim ng cocoa? Kailangan po ba ng merong klase ng lupa pagtataniman? Gaano po ba kalaki yung area na pwede ho kami makapag-produce ng malaki-laki na magagamit din ho namin sa community namin? Kasi may my nieces and some of my relatives are planning to grow just like what you presented. Okay, thank you for that. Yung laki ng area na kailangan ay depende sa yung need. So yung guide mo yung isang bunga pala ng cacao ay makakagawa ng isang 50 gram na na milk chocolate bar, no? So kung ang plano mong gumawa ng 1,050 gram milk chocolate bar, then count the one, you need 1,000 bunga. So yung 1,000 na bunga doon sa isang taon makukuha mo sa isang puno ay sabihin mo ng 50, no? Pinakamahina na 'yon. So kailangan mo lang ng 200 puno. 'Di ba? So, yun, work backwards ka na. And then you do all the rest of the farm management and then the processing practices, post-harvest practices. Okay, to the lady here in front also. Okay, last question, sir. Good morning po. Question ko lang po. Kasi meron po kaming maliit na lupa sa may Rizal province. So, meron po bang program ang government kung paano matutulungan yung mga gustong mag-venture into cacao from planting to production to marketing or business side na. Meron tayo yung programa natin sa High Value Crops and through the Municipal Agriculture Office, Provincial Agriculture Office and ATI, may mga libreng training. No? Pero mas maganda, ma-organisa natin sa ating community kung gusto natin kasi para mas madali yung channel. May libreng planting material sa High Value. So, lapit lang po tayo sa ating municipal agriculture offices, DA or provincial. And dito sa national, malapit lang eh, Rizal eh. And then, makaka-request naman kayo ng training kapag organize yung mga grupo. Alright, isang masigabong... Ay, meron. Sorry po. Ma'am, good morning po. Ibahagi ko muna ang bayan ng misis ko, Bulaca Marinisur. Yung bahay ng kanyang, nung aking biyana, nakapiikot yung tanim na kakao. Parang pinakabakod. Naibahagi ko lang. Misang nga, kinakain namin ng hilaw pa. Yung ginagawa namin parang prutas. Na kinakain. Sinisipsipan mo to. Yun. Tapos po, may nababalitaan po kung parang may ginawa. Gaano po katotoo na mayroong cacao wine? Totoo yes. Po ba ito? Yes, si, meron po. Si Redentor Oro po ng NBN Online TV. Ayan, thank you po. Ayun po yung, ano, yung highlight product nung last year yata. Ano, sa Chaong po, si Dennis Bihis. Meron po silang winner po yung kanyang cacao wine. Yun po ay yung drippings dun sa fermentation. So, meron po silang booth dito. So, pwede niyo po. Meron po. Hindi lang po wine ang pwedeng magawa doon sa hindi pa po buto 'yun na ano ha, yung katas lang 'yun na ginamit. Actually may medicinal application pa nga po yung katas na 'yun eh. So, kaya kayong sinasabi ko na yung tamang practices, malinis na practices, hindi lang yung mga basic na products na magagawa mo, maraming other byproducts na magagawa po tayo. Ito po 'yun. Wala na pong questions. Ayun po. Okay. So, ma'am, meron pa... sige, one more.